Pasakit para kay Joseph ang mabigat na daloy ng trapiko sa Baguio. Dahil dito, 5 litro ng diesel ang nasasayang tuwing naiipit siya sa mabigat na trapiko. Lalo na pag sa Linggo, yung sa Saison Road, yun. Sobrang traffic kaya dyan sa kwan, Bonifacio. Makonsum sir, kahit naka-idle ka lang, kumakain. Kung minsan, wala siyang magawa kundi tiisin na lang ito tulad ng iba pang motorista sa lungsod. Traffic to naman eh, yung mga number of vehicles talaga ang malaking nakaka-apekto sa mga kalsada natin. Second na lang yung mga masisikip na kalsada natin. Para mabigyan ng permanenteng solusyon, kailangan daw ng pamahalang lungsod na magkaroon ng master development plan sa transportasyon. Ito ay ang pangmatagalang plano na susundin sa pag-aayos ng trapiko sa lungsod. Yung whole na applicability para later on, at least yan na yung next na direction natin, pupundan natin. Lalo na, importante naman dyan eh, yung proposal natin na walkability dyan sa city center. Sa paghanap ng lungsod ng solusyon, ipinasilip ng 2 architecture ang kanilang sariling plano. Isa sa mga plano nila ang pagiging one-way ng ilang kalsada sa lungsod gaya ng Quezon Road, Legarda Road at iba pang daanan sa Central Business District. So what we're trying to do here is solve the circulation in Baguio right now. If we could implement the Quezon Loop and Legarda as a one-way, then it's continuous. Wala na yung two-way stop and then it create bottleneck and gridlock, you know. Ang kabuang plano nila, ipinasilip kahapon sa Executive Legislative Agenda Meeting ng Baguio. For Marcos Highway, they can go all the way to Sunshine and then turn left there. Lalabas nila, na lang sila dun sa may Max, sa may Quezon. So in other words, we do not have kidneys now affecting that intersection. Yung talagang yung concept naman nila, yung nandun talaga sa periphery yung mga terminals, lalo na yung mga leased areas. Pero later on, mayroon mag-rorota rin along these terminals. Hati naman ang opinion dito ng mga motorista. Wala sir, mahirap yun kung one-way. Bakit? Sobrang traffic kaya rin. Pag sa Rigarda, traffic rin doon, lalo na yung packet doon sa papuntang Palma na yun. Sabihin po, sa pag-umpisa po talaga, pag pinatupad po yun sa umpisa po, talagang mahirapan po kami. Dahil nasanay po kami sa two-way. Lalo na po yung mga turistang papasok. Isa rin sa mga plano nila ang paglilipat sa mga staging areas ng jeep at bus. What we're doing here now is, okay, meron kayong taxi stand for the eastern part and one stand for the western part. Doon na lang po sila. They just wait for passengers there. Madreng, tamaykat nga si traffic. Ng kasi si kwa, tawan si pagparadanda. Ito private. Uwin. Hanto ura gito kwa? Ako yun naman na para concern naman sa mga paseros. Sila po ang mahirapan na maghaharap ng masasakyan nila pag aalisin nila mga loading area sa sentro. Kanya-kanya naman ang reaksyon ng mga opisyal ng lungsod. It's another thing, but these things can be studied further. So I would suggest that submit this proposal to the city engineering office because they are the ones, my division sila doon, traffic transportation management division. Hiling naman ng mga proponents. I think it will contribute to the betterment of Baguio if we will have an open mind
you know, open your mind, listen to the proposal, and this is not only a one-time proposal, it's a master plan, you know, for the future, for the people's children's children, you know. Sasalang pa sa malalimang pag-aaral ang nasabing plano kung makakatulong nga ba ito sa pagresolba sa ilang taon ng problema ng lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.